Paskong-pasko nga itumawid kami kasama ang aking pamilya. Madaling araw nga iyan ng 25 at inagahan talaga namin ang gising para maagap din kaming makauwi. Dalawang oras kasi ang biyahe mula dito sa aming sitio papunta sa bayan kaya maagap talaga kaming kumilos. Pagdating nga namin sa bayan ay maliwanag na kaya nagkanya-kanya na nga kami ng sibat. Ang iba nga sa amin ay sa SM Angono at SM Taytay ang punta dahil may kidsu na nga doon at tamang-tama sa mga bata naming kasamahan. Habang kami naman ay sumakay ng minibus dahil papunta nga kami ngayon sa SM Mega Mall dahil naisipan nga ni Megan at ni Ate Cassie na mag-ice skate kasama ang dalawa niyang pinsan. Wala pa ngang isang oras ay nakarating na nga kami dito sa SM Mega Mall at yes, walang ka-traffic-traffic dahil tulog pa nga ang mga tao. Nilubos-lubos nga namin ang pagkakataon na makapag-picture-picture dito sa harapan ng mall hanggat close pa nga ito. Sobrang saya talaga ng mga bata at nakapunta na naman daw nga sila dito sa Mega Mall at makakapag-ice skating pa. Ang nanay at tatay naman ay tingin-tingin sa itaas sa mga building at hangang-hanga nga sila kung paano nga daw ito nagawa. Sabi ko nga sa nanay at tatay, huwag masyado magpahalata na taga-isla kami. Charis! Nagantay nga lang kami saglit at maya-maya nga ay nagbukas na rin ang mall. Pagpasok nga namin mga mare ay sumakay na nga agad kami ng elevator papunta sa 5th floor dahil nandun nga daw ang ice skating. Dito nga ito sa building A ng Mega Mall at tingnan nyo naman ang mga bata talagang excited na mag-ice skating. First time nga lang din nila itong gagawin at hindi nga sila marunong. Pero itong si Megan at si Nigel ay marunong mag-rollerblade kaya tingin daw nila ay madali silang matututo. Unlike kay Cassie at kay Ang na never pa ngang nag-try mag-rollerblade. So ayun na nga mga mare, pumila lamang kami at nagbayad at pagkatapos ay nakapasok na nga agad. Nagsukat na nga sila ng ice skating shoes at siya nga pala kapag minor ka ay kailangan may kasama ka dito sa loob at least one guardian na mag-a-assist sa inyo like pagbabantay ng gamit at pagsusuot ng ice skating shoes dahil medyo mahirap nga isuot ang sapatos. At additional 100 pesos yun mga mare. Nakakatuwa pa nga tong si Megan at si Nigel dahil unang apak pa nga lang dito sa yelo ay marunong na nga agad mag-skate. Malaking bagay talaga kapag marunong kang mag-rollerblade dahil may i-apply mo nga rin ang mga natutunan mo doon dito sa pag-ice skating. Binilhan ko talaga si Megan ng rollerblade kahit mumurahin lamang dahil gustong-gusto ko talaga siyang dalhin dito sa SM Mega Mall para mag-ice skating. At tingnan nyo naman mga mare at walang pagsidlan nga ang aming mga tuwa dahil nakikita nga naming masaya ang mga bata. Sabi ko nga kay Megan ay parang nakarating na rin siya sa ibang bansa. Kaso itong si Kuya Ang naman at si Ate Cassie ay hindi talaga matututo dahil never pa nga silang nagtry mag-rollerblade. Napagod na nga at nagutom ang mga bata at nagpahinga nga lang sila saglit at kumain. At pagkatapos ay sumabak uli sila sa loob. Bali 2 hour pass nga pala ang kinuha namin dito at nagkakahalaga nga ito ng 350 pesos per head kapag Monday to Friday. At 399 pesos naman kapag Saturday, Sunday at holidays. Ang day pass naman ay 550 pesos Monday to Friday at 699 pesos kapag Saturday, Sunday at holidays. Pwede ka nga rin kumuha na mag-a-assist sa inyo para magturo at mag-add ka lang ng 200 pesos per 30 minutes. Nakakatuwa nga mga mare dahil may nagtuturo kila Megan sa loob kahit walang bayad at nakatipid talaga kami ng 200 pesos. May bayad nga rin pala ang paggamit ng polar bear at nagkakahalaga nga ito ng 125 pesos per hour. May bayad nga pala na 50 pesos ang locker dito mga mare at sulit na yon kung wala kayong kasamahan na mag-a-assist sa inyo at magbabantay ng mga gamit ninyo. Maisasuggest ko nga rin pala na pagsuotin nyo ng long sleeve at pants sa mga anak ninyo lalo't hindi naman sanay sa ganitong kalamig na lugar. Pwede nga rin magsuot ng gloves mga mare dahil tingnan nyo naman ang kamay ni Megan na talagang nilamig siya at sinipon pa nga. Overall naman ay talagang nag-enjoy ang mga bata at pati rin naman kaming matatanda ay super enjoy sa panonood sa kanila. Dahil ang Pasko ay para naman talaga sa mga bata. Sabi nga ni Megan ay uulit pa nga daw siya dito at babalik nga daw siya sa January. Kahit nga hindi kami mayaman mga mare ay gustong-gusto ko talagang iparana sa mga anak ko ang mga ganitong bagay lalo't hindi ko naranasan ito nung araw. Pagkatapos nga ng dalawang oras nilang pag-a-ice skating ay naganap na nga kami ng kakainan at dito nga kami napadpad sa Jollibee. Gutom nga dyan ang mga bata mga mare dahil pagod nga sila kaka-ice skating. Pagkatapos naman namin kumain ay pinagkatuwaan nga namin ang nanay at tate at pinagtaguan nga namin sila. Nilingalinga nga sa paligid ang nanay at tate dahil napakaraming tao at hinahanap nga kami ay hindi alam ay nagtatago kami dito sa likod. Tawa nga kami ng tawa dyan mga mare dahil nasa amin nga ang wallet nila at di nga sila makaka-uwi. Maya-maya pa ay nakarating na nga kami dito sa kanilang napakalaking Christmas tree. Sobrang humanga talaga ako mga mare dahil ito na nga yung pinakamalaking Christmas tree na nakita ko sa buong buhay ko. Kaya naman hindi na nga namin sinayang pa ang panahon at nagpa-picture na nga kami. Ma-share ko nga lang pala sa inyo mga mare ang handa namin itong Noche Buena. Nagluto nga ako ng barbecue dahil ito talaga yung gustong-gusto kong handa kapag Noche Buena at Medianoche. Noong bata pa kasi ako mga mare kapag naghahanda kami ng barbecue ay pakiramdam ko ay nakakaluwag-luwag na kami sa buhay. Bihira lang kasi talaga kami makakain ito mga mare kapag nga lang may okasyon. Noong nakaraang taon nga mga mare ay 1 kilo lang ang ginawa kong barbecue pero ngayong taon nga ay 2 kilo na. Aba, nag-i-improve ba ni?
Bali, nilagyan ko nga lang pala ito ng toyo, oyster sauce, kalamansi, paminta, bawang, ketchup, asukal at iba pang mga pampalasa. Pagkatapos nga ay binabad ko lamang ito at nilagay sa rep at gumawa naman ako ng graham cake. Nag-request kasi ang mga bata, mga mare, na gusto nga raw nila ngayong Pasko ay meron kaming graham cake. Kaya naman nung pumunta na nga sa bayan ng aking buyok ay pinabili ko na nga siya ng mga gagamitin. Bali, nagtunaw nga lang ako ng Milo dyan mga mare dahil dito ko nga isasawsaw ang biskuit. Tapos ay gumamit naman ako ng tatlong Nestle or Nestle cream. Pinabili ko nga rin ang aking buyok na 5 pirasong mangga at syempre dahil kinain ko nga ang isa ay 4 na lang ang natira. Nanood nga lang ako sa YouTube kung paano ba gumawa nito mga mare at sa totoo lang talaga kahit napakatagal ko nga gumagawa nito ay hindi ko pa rin matutunan kung paano gumawa ng masarap na graham cake. At dahil wala nga akong electric mixer mga mare ay minano-mano ko na nga lang at talaga namang napakasakit ng aking braso. Sabi kasi sa YouTube mga mare ay kailangan nga daw mag-double ang size. Ay pagod na nga ang aking braso ay hindi pa rin nagdo-double ang size. Ano ba iyon? Kaya sabi ko nga ay bahala na si Batman, at least may graham cake. Turuan nyo nga ako mga mare kung paano gumawa ng masarap na graham cake. At i-comment nyo na rin sa comment section kung ano ba ang sikreto para mas lalong sumarap ito. So ayun na nga mga mare, nakagawa na nga ako ng ganyan karami at bahala na nga si Batman kung anong maging lasa niya. Kinahapon na naman ng 24 ay naganda na nga kami para sa aming ilulutong barbecue. Tinuhog-tuhog ko na nga itong aking binabad na karne ng baboy at sibuyok naman na nagpalingas ng mga uling sa labas. Kami lang ba yung pamilyang hindi gumigising ng alas 12 ng hating gabi? Kaya nga itong aming inonoche buena ay kakainin na namin para sa aming hapunan. Inimbitahan ko nga ang nanay at tatay pati ang kapatid ng aking buyok para dito na nga kami maghapunan at pagsalu-saluhan ng aming munting handa. Hindi naman importante na marami o kokonti ang nakahain sa inyong lamesa ngayong Kapaskuhan. Dahil ang pinaka-importante pa rin ay sama-sama kayong pamilya at buo at nagmamahalan. Kaya nga kung nakarating ka hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Merry Christmas and Happy New Year!